Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. International League Chapter 202. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngaya. Sobra nga ang ginawang clutch nitong Sakuragi at itong si Rukawa nung nakagawa nga sila nang magkasunod na tres. Kaya naman dito ngay, sigawan nga ang mga tao. Nice one! Naipasok ang kambal na tres! At dahil dyan lamang na tayo ng dalawa! Napakahusay! Napakahusay nyo talaga! Itong mga batang to, ang siyang future ng basketball! Tinitiyak ko yan! Napakahusay nyong dalawa! 10 at number 11 ang pamatay ng grupo ng Shoku. Sigawan ng mga tao samantalang dito'y. Nagsisigawan na nga rin ang mga kaibigan ni Sakuragi. Nice one Sakuragi! Ikaw na rin Rukawa! Talagang nagkakasundo kayo. Ibang klase ang pinakawalan yung dalawang tres. Kambal na tres upang mabawi ang kalamangan. 3 minuto na lang at panigurado sa atin ang larong ito. Shoku, let's go! Wika ng mga kaibigan at tagahangan nila samantalang. Itong si Miyagi ay nagwika. Shoku, huwag muna tayong magdiwang. Marami pang oras na nalalabi. Depensa! Depensa sa kaluwat kanan ang kailangan nating gawin. Bigyan natin sila ng solid na depensa. Sige na! Wika nga nitong si Miyagi kaya naman. Naka-form nga agad sila ng isang full court defense. Ito na naman ang kanilang full court defense. Mahihirapan na namang si Kantur itawid ang bola pag ganito. Kantur, huwag kang magtangka na takihin ang kanilang depensa. Mahihirapan ka dyan. Wika nga ng coach nila. Kaya dito ngay, hindi nga dininig ni Kantur ang payo ng coach. At dali-daling umatake pa rin sa ring. Kaya naman, Kantur, wag kang magtangka na pasukin ang kanilang full court defense. Mahirapan ka at baka loose ball at steal pa. Wika ng mga tao at tama nga sila. Nang dito ng double team nga agad ang ginawa ni Miyagi at itong si Rukawa. Hindi ka makakalusot. Ang tanging lusot mo na lang ay pasa ang bola. Ngunit, ipapasa mo ba? Sa ganyan kalaki ng pride ng isang Kantur, ay masama ang loob niya pag hindi niya nalagpasan ang kanitong depensa. Wika nitong si Miyagi, kaya dito ngay naasar itong si Kantur at talagang inatake ang depensa ng kupunan ng Shoku. Ngunit dito ngay, huli ka! Lost ball na naman! Wika nga nitong si Miyagi sabay! Tapik nga ng bola at dito isang napakalinis na steal nga ang kanyang ginawa. Ngunit ang depensa ng Kantur Dream Team ay agad-agad na agapan ang butas. Rukawa, huwag muna. Sige, tipirin mo lamang ang oras. Magtimon ka ng maayos at panigurado. Huwag kang magtatangkang umatake. Kalma lamang. Wika ni assistant coach kaya naman dito'y.
Binalik nga ang bola dito kay Ryota Miyagi. At itong si Miyagi ay sangang nagtimon na, "Tim, narinig yo ang sinabi ni assistant coach Fujima. Kalma lang dapat. Huwag tayong papadala sa emosyon. Siguraduhin natin ito." Wika nga nitong si Ryota Miyagi nang biglang, "Miyagi, ipaasa mo sa akin ang buwan, dali na. Naiwan na itong si Kalbo. Paasa mo, dali." Wika nga nitong Sakuragi, kaya naman dito ay dali-daling pinasa ang bola dito kay Sakuragi. At inangat na nga ang bola para sa isang tira. At dito ay sinabayan nga siya nitong si Naito sa likod. "Inaakala mo ba na wala ako dito? Nandito pa ako, Sakuragi. Bait lamang yon." Wika nitong si Naito at itong Sakuragi, "Gunggong, ikaw ang kumagat sa plano. Eto na ako." Wika nitong Sakuragi sabay bangganan ng kaunti sa katawan nitong si Naito, at ang kanyang tira ay pasok nga nang walang ano-ano. Pumito ang referee, sabay tumawag ng "Foul counted, one free throw." Wika ng referee, "Ayos, one counted na naman ang tira ni Sakuragi. Sige, ipasok mo yung bonus point mo upang itaas ang kalamangan sa 5. Sakuragi, sureball na dapat yan." Wika ng mga tao, kaya naman dito nga'y dali-dali ang pumukol ng isang free throw itong Sakuragi. At dito'y pasok nga at naitaas nga ang kalamangan sa 5 sa score na 102-107 pabor sa kupunan ng ating mga bida. Kaya naman dito'y nagwika nga itong coach ng kantor, "Anong ginagawa nyo? Naratalagit kayo? Ano ba naman yan? Huwag kayo magpapadala sa emosyon nyo. Maglaro lamang kayo ng maayos. Naito, ano ba?" Wika ng kanilang coach. Kaya naman dito ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga itong si Kantor ang bola sabay bumulong. "Kantor, kumalma ka lamang. Alam ko, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaharap ka ng gantong klase ng malalaro. Kaya pakiusap, kalma ka lamang, kalma." Wika nga nito sa kanyang isip nang biglang, "Sakuragi, ang depensa mo, siguraduhin mo na libre na ang iyong bantay sa baba. Ano ba naman yan?" Wika nga nitong si assistant coach, "Ay, akin, hindi ko agad nakita. Patay, akin talaga, pasensya." Wika nitong Sakuragi. At paglingon nga niya ay isang aliyop nga ang naganap patungo dito kay Naito at puntos para sa kupunan ng Kantor Dream Team upang ibaba ang kalamangan sa 3, 104-107. Kaya dito nga'y napansin nga nitong si Coach Ansay na prostrate itong Sakuragi. Kaya naman, "Sakuragi, ayos lang yun. Tandaan mo, 3 puntos pa rin ang ginawa mo at magkasunod na 6 points. Ang depensa na palpak ay ayos lamang. Sige, huwag kang panginahan ng loob. Bumawi ka, pakitaan mo ako ng maayos na opensa at depensa dito sa nalalabing mga minuto ng laro." Wika ni Coach Ansay. Si Coach Ansay sa Oragi, "Huwag na huwag kang panginaan ng loob. Alam ko na nalaytay sa puso mo ang isang puso ng pandirigma. Kaya patunayan mo sa amin na tunay kang ang sundalo sa gera ng basketball. Pakita mo." Wika nga nitong si Kogore. Kaya naman dito nga'y nabuhayan nga ng loob itong Sakuragi. "Sige, coach, at ikaw, Kogore, salamat sa papupo sa akin. Sige, papatunayan ko yan. Papakitaan ko kayo ng isang Sakuragi na mas pinaghusay pa dahil pinagdaanan ng panahon. Eto na ako, makikita nyo na ang bagsik ng isang Hanamichi Sakuragi. Kantor Dream Team, humanda na kayo." Wika nitong Sakuragi. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan
ay abangan natin sa susunod na bahagi